once mag-type siya, ayan, pindot tayo guys, ito po yung lalabas sa screen. So, guys, welcome back again sa aking channel. So ngayon guys, sa ating video ngayon is panibagong tutorial lang po tayo para sa ating mga printers at sa mga laptop na nag-troubleshoot. So ngayon guys, ay ipapakita ko po kayo sa inyo ngayon kung laptop na to ay nag-troubleshoot po siya guys, ang iyang Microsoft. Hindi po siya makapag-edit at ito po yung lalabas. So, once mag-type siya, ayan, pindot tayo guys, ito po yung lalabas sa screen. So yan, nakalock. So you can change, bali na lock po yung Microsoft Office nya. So kasi kailangan na siyang i-activate, so deactivate po yung software nito, Microsoft. So wala tayong magawa kundi i-uninstall. So yun lang po ang paraan natin para kung meron man kayong activation, siguro crack lang po itong gamit niya. So ngayon i-uninstall natin, punta tayo sa SIM na paraan pa rin, control panel, sa mga latest na mga video rin. Ito rin po yun paano mag-uninstall. Control, so lalabas ang control panel sa taas. So click nyo lang po yung control panel and then uninstall. So ito po yung printer sa kasamahan ko na guro. So kasi nag-troubleshoot yung Microsoft, kailangan lang natin, walang ibang paraan. So i-uninstall na lang natin. Nakuha nyo po ba yun? So bali ulitin natin sa control panel, select niyo po yung Microsoft kasi ito yung nagproblema, i-uninstall natin. So ito ay makikita lang po sa control panel. Balikan natin para makita, makuha niyo talaga. So control panel, ito po yung control panel. Select lang po dito sa program, may uninstall dyan. Click uninstall and then select po yung i-uninstall nyo na program. So dahil Microsoft Office ang problema nito, so i-uninstall natin and then magtatapa po ito. So do you want to allow this app to make changes to this device? So yes to uninstall and then ready to uninstall. Well, remove the program passwords from your computer. So so ayan, antayin lang natin guys matapos. So yun, nag-uninstall po siya. So antayin lang natin itong matapos. So ayan, kung nakikita nyo guys, done uninstalling na. So ibig sabihin tapos na po siya. So i-close na natin para makapag-install naman tayo ng panibago, bagong Microsoft. Close natin yan. So ang mga ayun guys, dahil na uninstall na natin yung Microsoft Office, so kailangan naman natin mag-install ng panibago. So guys, meron akong tutorial po kung paano mag-install ng Microsoft Office 365 or ibang Microsoft. So i-check nyo lang po yung mga video dito, hanapin nyo lang po guys. So andyan po yung mga link sa baba, mga installer sa Microsoft Office, pwede nyo po yung ma-download guys. So see you po sa susunod na mga video. Sana nagustuhan nyo at nakatulong po yan sa inyo. So maraming salamat sa pag-support ha. So check nyo lang out, check nyo lang po yung video dito guys, paano mag-install, kung paano mag-install ng Microsoft Office. So madali lang yun guys. So see you sa susunod.